Tingnan nga ako, idol. Kailangan kong bilisan kasi 7 o'clock, dapat makain na ako. And guys, yung weekly biting natin is ano yan? Isa sa mga countermeasure na ginawa natin para makatipid tayo sa fuel. Exercise na tayo para ano, matunaw ang taba. Ngayon guys, dun sa tanong na bike to work nga ba ang solusyon sa pagtaas ng presyo ng ating gasolina ngayon? Well, definitely. What's up mga idol, this is Teo PH once again and welcome to another episode of our vlog. Bike to work nga ba ang solusyon para makaiwas sa sobrang mahal ng presyo ng petrolyo? Well, ngayong araw na to ay magbabike to work tayo as a countermeasure para makaiwas sa mahal ng gasolina. Alright? The next day later. Ayan guys, it's already 5 a.m. in the morning at kailangan ko nang bumangon at kumilos agad dahil sa araw na to ay magbabike to work po tayo. And kailangan na 6 o'clock in the morning ay makaalis na ako sa bahay dahil 7 a.m. ako mag-i-in sa trabaho. And it's about 12 to 15 kilometers away dito sa bahay yung aking papasok ang trabaho. Kaya it's time na kumilos na, wala lang kain-kain pa, inom lang ng tubig! At lalarga na. Alright. Ay, teka muna. Magsusuot nga pala ako ng cleats na sobrang tagal na naka-imbak dito sa aming shoe rack. Kaya yan, inaagyo-agyo pa siya. Kaya nilinisan ko muna siya bago ko siya suotin. So ngayon-ngayon ko lang siya masusuot after how many months na nakatambak yan. Helmet ko nakalimutan mo ipasok kagabi. Yan guys, di ko na ipasok yung sasakyan kagabi. Kasi hindi naman na ako ipasok. So, dito pala yung helmet ko. Ay, ito na. Nasa tayo. Shit, natanggal pa yung face mask ko. Naputol yung face mask ko. Gago! Shit. So, time check mga idol. Today, it's already, ano, it's already 5:45. Kaya, kailangan natin magpadali kasi yung in ko, alas 7. Bike to work tayo ngayon, bike to work Sunday. Sa main highway tayo dadaan, mga idol. Gami ko nakalimutan, pati yung bomba nakalimutan kong dalhin. Shit! So ngayon, Sunday, may pasok kami. And since weekend ngayon, mag-zero fuel day muna tayo. So kaya ito, bike to work muna ako. So hindi naman ganun kalayo. Ito mga idol, palabas na ako ng main highway. And maghanap ako ng mabibili ng face mask. Tinatanggal yung face mask ko. Naputol yung tali. Woo! Alright. So dito ako dumaan kasi pag doon ako sa Greenfield dumaan, sobrang laki ng bus. Maraming mga bus na dumadaan doon. Kaya mas maganda dito muna. At least maraming sasakyan dito, di ganun kabilis. Siguro mamaya pag uwi, pwede doon. Hindi mo tayo face mask. Ay, doon, saan yung mga face mask nyo? Face mask. Naputol eh. Magkano? 12? Gago! Pabili? No other choice. Yan. Marami mga face mask dito mga lods. 12. Pero pwede na kasi wala tayong choice. Naputol yung ating face mask. Baka masita tayo. Ako, mukhang malilate yata ako nito ah. Ah, isa natin.
Grabe mga idol, 12 pesos yung isang face mask. Sana all, sana all. Oh, no. Tangin ang mahal. So tara. Yan, dito na ako. Robinson, Santa Rosa. Nag-traffic pa. Woo! Kuya, pauna mo na saglit. Laki mo. Out of timing yung bike natin kasi almost 6 months na hindi nakapag-bike. Kaya out of timing yung bike natin. At the same time yung may-ari out of tune din. Ito na. Ito na muna ako. Mabutang SM. Tulay. Pauta. Tingal na ako mga idol. Tayo natin. Push. Karaos. Shit, gumagalaw yung upuan natin. Yun, SM Santa Rosa na tayo. Layo pa! Woo! Siguro mga tansya ko mga 10 kilometers to 12 kilometers yung distance natin. Sayang, hindi ko na yung Strava ko para ma-check sa na natin kung ilang kilometers. Siguro mamaya pag-uwi. Tingnan natin. Nagpasa ko ng SM kasi pumababa yung upuan ko. Nakakainis. Adjust mo na natin yung upuan natin. Ang baba na oh. Pass natin para maganda. Okay. Let's go. Yun. So yun guys, yung weekly biking natin is ano yan. Isa sa mga countermeasure na ginawa natin para makatipid tayo sa fuel. Kasi sobrang mahal na ng gasolina natin ngayon. Kaya marami sa iba nagsiset ng bike to work siguro mga twice a week or thrice a week. Pwede na yun, hindi na masama yun. Nakatipid ka na sa gas, exercise pa, di ba? Kaso nga lang, ang tanong is kung kaya mong masustain yung pagbabike to work mo. Kasi ako, honestly, hindi ko kaya. Today is zero fuel day. Kaya wala tayong kukonsume na gasolina ngayon. Kasi bike to work tayo. Right. Woo! Finally, hindi na tayo. Balibago. Palikon tayo sa Balibago para nasa ano na tayo, Tagaytay National Highway. Just a few kilometers away. Pararating ko na yung ating destination, which is sa trabaho ko. Bike to work tayo. Ay, tangke na. Ang hirap pala pumadyak na walang ensayo. Chill-chill lang tayo, hindi ko na kaya rumatrat. Facing lang takbo natin para hindi tayo malaspag. Dito na tayo. Shoutout Uno Fuel. Dito ako lagi nagpapakarga kasi mura ang gas. So time check. Ngayon siguro it's almost 6:15 AM. Ngayon guys, dun sa tanong na bike to work nga ba ang solusyon sa pagtaas ng presyo ng ating gasolina ngayon? Well, definitely yes. Kung malapit ka lang din naman sa trabaho mo, it's better na magbike ka na lang kasi nakatipid ka pa sa gas and at the same time exercise pa. Yun ay kung nasa mga 10 kilometers ka lang, 5 to 10 kilometers away sa trabaho mo, tingin ko okay kung magbike to work ka. Pero beyond that, medyo mahirap kasi syempre
eh makapagod ka na pagdating mo sa trabaho. So ako naman nasa mga around 10 to 12 kilometers. Not bad if every weekend ako magbabike. So ayan, parang dito bumaba na yung presyo ng gas nila. Nasa mga around 70 plus na lang. Dati naglaro sa 80 yan. So dito na ako, takay tayo sa Santa Rosa Highway. Ito Balibago. So malapit na. So dito na tayo guys, approaching dito sa Mahiwagang Tulay na may aho na naman. Last aho na to. So ito na yung tulay na may konting elevation. Kunat. Kunat pero kaya. Ayan! Nakalusot na tayo sa huling ahon. Dito, pwede ka break away dito. Patag na patag. Kaso ayoko nga. Halos din na ako makahinga eh. Yes! Labit na! Survive tayo, survive! After how many months nandito na kapag bike? Ngayon lang uli. Yun, idol ko yun, no? Kalnago. Na road bike, mahal niyan. Yeah boy, malapit na tayo. Ang hirap talaga isipa sa patag to 27. Maiiwan ka talaga sa 29er eh. Ang pinakamahal na Shell gas station here. Ayan, 84 ang gas dito. Kaya mapapasana all ka na lang talaga. So let's go. Coach, morning. Tayo. Yes! Finally, dito na nga tayo. Hingal ako ah. Oh, parapan tulad sa taba. Yan. Dito guys, pakita mo yung ID. Identification that you are an employee. Dito. Ayan. Dito na lang tayo. Pasok natin sa loob. So madali lang, wala pang 40 minutes yung biyahe natin. Hindi naman siya ganun katlayo talaga actually. Pero pag binakbak mo kasi yung ganun kalayo, may tendency din na yun, kapusin ka ng hangin. Kaya dito na ako sa Toyota. Economic zone, fresh air, good morning, fresh breath, fresh air. Dami mga puno dito. Tangin, ang ingay ng bike ko. Dami lumalangit-ngit. So which means, ano, out of tune na yung bike natin. And guys, finally dito na tayo sa bike parking. Sa parada tayo dito. Dito tayo sa malilim para pag umigit mamaya nasa ilalim ng araw tayo. Alright. So yun guys, finally dito na nga tayo sa trabaho ko and nakuha natin, malista din ng mga quarter to 6, tumating tayo dito ng 6:20. Kaya yung biyahe natin eh, is wala pang 1 hour. So ayan mga idol, hanggang dito na lang, magkita-kita po tayo sa next episode ng vlog.
And always stay safe, stay at home, live, love, and ride.